So mayroon kang symbolism na you can look back, para bang you can look back na mayroon kang inano na nung ako ay nilubog sa tubig, doon ang libingan ng aking lubag pagkatao. Amen? Pero nung ako ay umahon muli sa tubig, symbolism na yung ikaw ay nabuhay na muli. Pinagkaloobang ka ng buhay, ng bagong pamumuhay, bagong buhay ng Panginoon Jesus. Kasama ng kanyang Espiritu. Amen? So, yun po yung mga symbolism noon. So, sabi dito, John's baptism is called a baptism of repentance for the forgiveness of sins. Amen? So, those baptized by John acknowledge their sins and profess their faith that through the coming Messiah, they would be forgiven. So, baptism is repentance. It's a sign of repentance. So, yun yung gagawin natin. Bago kayo lumuso, kasi ang precedence ng pag-water baptism, ibig sabihin, nagsisi ka na, nagbago ng isip mo tungkol sa lumang buhay. Yung lumang buhay mo, pinakawalan na. Bago na ngayon ang pag-iisip mo tungkol sa iyong pamumuhay. Na iyong pamumuhay ay bago na. Na iyong, ang gabay ng iyong pamumuhay ay ang buhay ni Kristo na nasa iyo. Na ikaw ay susunod na sa Kanya at hindi ka na susunod sa udyok ng lumang pagkatao. Udyok ng buhay ng Diablo. Amen? Itatalikuran mo na yon. Amen? So, water baptism identifies the believer with the Godhead, the Son, the Father, the Son, and the Holy Spirit. You identify. It means it's also a symbol of being you identified with God Himself. Amen? Water baptism identifies the believer with Christ in His death, burial, and resurrection. So, your water baptism is a symbol that you have gone through what Jesus has what Jesus Christ has gone through. Kung ano yung dinaanan ni Kristo, siya ay pinahirapan, siya ay pinako sa krus, namatay, at siya ay nilibing. At sa pangatlong araw, siya ay nabuhay na muli. In the same manner, you're going through the water and coming out of it is a symbol of you dying with Christ, buried with Christ, and emerging into a new life that God has given you. Si Lord, nabuhay na muli. Parang ganun din simbol ng new life, new resurrection in your life. Amen? Yun po yun. Kaya napakalaking bagay na gagawin mo yun para ipakita sa Diablo na kabuuan ng iyong pagkatao ay patungo na kay Kristo. Amen. Alam niyo, sa ibang bansa, hindi ka nila i-recognize na Kristiyano ka kung hindi ka nila nakita na nagpapaptize. Amen. Ay sabi mo na, Kristiyano na ako eh. Nagpapaptize ka na ba? Kasi kanila, it's very crucial ng baptism. Baptism is totoong tinanggap mo na, totoong nagpasakop ka na sa panibagong buhay kay Kristo. Amen? Okay. So, water baptism demonstrates the acts of obedience of the believer. Ibig sabihin, ito isang simbolo ng iyong pagsunod. Magmula ngayon, pero kung sinasabi, Lord, magmula ngayon, bago ng buhay pinagkaloob, susunod ako sa iyo. Amen? Obedience. It should be preceded by repentance. Of course, ang obedience mo because you already repented. Nagbago ng kaisipan mo. Dati, mga kalaswaan, mga ano ang buhay, di ba? Pero ngayon nagbago na, ayaw mo na nun. Amen. So, which simply means change of mind. It's turning from our sin and selfishness to serve the Lord. It means, so, pagka naglilingkod ka sa Panginoon, hindi ka na palingon-lingon sa nakaraan. Amen? Parang yung mga Egyptians noon, ay yung mga Israelites noon, nasa kalagitan sila, disyento, naalala nila yung, ay, masarap ang buhay namin, no? May mga masarap ang pagkain kasi maraming mga
yung mga spices, yung mga sarap, mga bango yung ganun. Kasi sa Jesus wala yun. Diba? Nakakalimutan nila na sila alipin doon. Ganun ang isang Kristiyano, ganun din. Amen? Kristiyano na siya, pero dahil may dinadaanan siya, palingon-lingon siya. Buti pa yung buhay ko noon, ha? Pati ako nang gaganon to. Wala na, alisin na yung isip na ganun. Kasi yun ay paglililan ng Diablo. Amen? Kung may dinadaanan ka man, isipin mo na kahit anong daanan mo, kasama mo si Kristo. Amen. 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 Hindi ibig sabihin na ilalayo ka sa mga pagsubok, no? Dadaan ka sa pagsubok, pero sabi ni Lord, I will never leave you. Amen. Amen. Yun po yung kasiguraduhan. At kahit anong dadaanan mo, kung ikaw ay naka-angkla kay Lord, siguradong malalampasan mo. Amen. At paglampas po, lalo kang mas malakas. Amen. Amen. Lalo pananampalataya mo ay mas matibay at paglago ng iyong pananampalataya sapagkat sa mga pagsubok na dinaanan mo. Lahat po ng mga apostle dumaan doon hanggang sa buhay nila na kaya nilang ilaan. Amen? So water baptism is a public testimony. Testimonya lang yung pananampalataya kay Kristo. Hindi mo siya kinahihiya. So, in the book of Acts, di ba, every water baptism was done public, in public, or publicly. This means that the believer publicly declares his or her faith in the Lord. This is saying that the one being baptized is declaring that he or she no longer belongs to the world. That he or she is turning his back against the world and now walks in the direction of the Lord Jesus. Amen. So water baptism represents a picture of a very profound spiritual truth. Minsan, hindi natin nabibigyan ng tamang value yung pagdano para bang magiging parang requirement lang. No, this is a very important spiritual act that you do because of your faith. Alam nyo, kahit na nung ako'y lagi kong sinishare ito eh. Nung ako ay naborn again, after a few weeks, nagpapaptize na kami. And look, ginawa yung baptism, nasa loob ng compound, wala na, ang nakakita, doon lang pastor at saka ilang workers. Actually, yun eh, grabe, malamig, ano na, December, malamig na, sa Saudi Arabia. Kaya pag-lusok. Pagkahon mo. Totoo po yun. Pero raw kung nandun ka na sa taas, parang sakto yun yung biglang umili na ang kawang ko. So parang nawala yung pakinginig ko. Kasi doesn't mean, ibig sabihin sa akin lang, malaking meaning sa akin yun. I believe na talagang pinainit ako ng Panginoon. Amen. At the same time, that was done on a Friday. Ang Friday kasi in Saudi Arabia, it's like Sunday. So the following day, Saturday, pagdating ko sa opisina, nagtataka ko bakit hindi na usual yung mga kasama ko sa opisina. Dati-dati, pag nagkukwento yan, sa mga berde pa ang pinagkwento, pari wala kang duwarding ka. Pero that time, ayun, napansin ko talaga, that time, pagpasok ko, huminto sila. Tapos, kama na kayo, dumdera si Morgan. Anong difference? Hindi naman nila ako nakita ng pabautize. You know why? Kasi yung spirito nag-i-improvise sa kanila, alam na ako'y Kristiyano na. Amen. Kaya nung dumating ako, alam nung mga spirito na yun, hindi nila alam. Pero, na-compel sila na i-respeto yung presensya ko. Amen. Amen. Why? Because I publicly own my faith in God. Amen. And God respects that. And he will, the enemy will be actually, I believe na nilecture na sila ng mga anghel na pinadala ng Panginoon. Amen. I believe it's a sa akin miracle yun eh. Pinakita sa akin ni Lord na napaka-importante yung public testimony mo. Kasi hindi lang sa mga tao nakakita, pati mga demonyo. And there are even instances, actually,
na habang baptism may mga nati-deliver. So, paglusong dyan, i-re-affirm namin yung pagtanggapin sa Panginoon na on free will. At the same time, kung voluntary din kayo